So good morning mga kabakal, no. Andito na naman tayo sa kuan. Sa treehouse, no, dito sa Mount Arayat. So ngayong araw na 'to, mag-hiking tayo, no. Lalakad tayo, ano, pataas ng bundok. Titingnan lang natin kung hanggang saan yung maabutan natin, no. Kasi parang magandang mga ano. Good morning. Magandang mag-hiking. Kasi yung benefit sa pag-hiking, eh, imagine ano yun, eh, pag-akyat sa ano, pataas na terrain. So yung pinapalakas nito yung ating ano, tuhod, no? Yung leg muscle, no, sa lower. Yung agility kung tawagin, no. Hindi lang muscle na strength, kundi yung tatag, no, sa pag-akyat, sa mga matatarik at ano, yung mababatong trail. So, diyan pumapasok yung ano, pag-hiking. Mga pag hiking yan ang madalas na ano, ginagawa ng mga mountaineers. Ganyan. Mga mahilig umakyat sa bundok. So malaki yung benefits nito. So kasali pa rin ito sa ating fitness, no. So hindi siya part ng bodybuilding kundi pampalakas ng ano, sa cardio at stamina. Kasi ano, yung sa packet dinadala mo yung katawan mo. Otherwise may dala kang backpack, no. Pero this time wala tayong dala. I-check lang natin gaano ba ano yung experience ng pag-hiking sa ano, sa mga matataas na terrain. Titingnan natin kung hanggang saan tayo aabot. Iba ito sa ano, eh, sa gym at saka for example yung body workout is ano, pagda-dumbbell. Kasi ano yan, eh, nakaupo ka lang. Pero yung distance to distance, diyan mo malaman yung ano mo, yung capacity mo, malakas ba yung core, yung stamina mo, no? At unang-una siyempre yung endurance. Mga no, mga ibang ibang part ng ano, yung mga sport. So dito pa lang sa pag-workout natin, ina-exercise na. So nakakatulong na rin sa pagiging ano, fit ng ating katawan. Kasi papawisan ka. Yun ang kinaganda doon mga kabakal. Yung may ginagawa kang activity every morning, no? Para pawisan. So sa mga fitness enthusiasts, malaking bagay yung pawisan sa isang araw. It's depend naman sa inyo kung bodybuilder kayo o mga cardio lover, mga nagja-jogging. Depende naman sa inyo kung ano yung part ng ano, level ng exercise yung gusto nyo. So last week na i-picture natin to ulit. So ngayon hiking naman yung gagawin natin. Basta magbabike tayo at sasakay, hindi, much better na maglakad na lang. Kasi dito sa bundok, pag naglakad-lakad ka tsaka nag-hiking, marami kang benefits na makukuha. Like for example yung fresh air, no? Sariwang hangin. Kasi sa ating lungs, yung sariwang hangin yung pinaka number one. Take note mga kabakal. Yung fresh air, no, na unang bugso sa umaga. Ayan. Kasi dito sa bundok, malayo sa pollution. So kitang-kita nyo naman, no, puno ng puno, puno ng dahon. So yung ambience talagang kakaiba nung kumaga, healthy yung paligid.
sariwang hangin yung malalanghap mo. Ito naman yung number one sa lungs natin, yung magandang ano, i-inhale kumbaga. Kanina naglinis muna ako eh, gising ko ng umaga. Usually, ay actually ano, weekend maraming pumunta dito. Friday, Saturday, Sunday yan. Yan yung mga bikers, joggers, marathoners, hikers, tsaka yung mga riders, no? Pumunta rin dito yan. Sa sightseeing. Napakasarap makakabakal tuwing umaga, no? Pagising mo is maganda yung gising natin. Tapos tahimik, di ba? Tapos ano ka, yung malusog yung pangangatawan mo, di ba? Iba talaga yung nagagawa ng ano, everyday routine, kung nagbabike ka man, bodybuilder ka man. So sa part ng fitness eh, as soon as nabibigyan mo lang siya ng time, no, mga kabakal, hindi naman advisable na nakafocus ka sa fitness pero yung trabaho mo is 50-50 na, no? Halos yung oras mo pumupunta na dun sa fitness activity mo. So siyempre disiplina, bigyan natin ng ano, oras, no? Bigyan natin ng disiplina yung ano, about fitness, kung nag-gym ka man, bodybuilder, joggers or bikers, diba? Maganda yung balance yung oras. Kahit na nagpi-fitness ka, hindi mo makakalimutan yung trabaho mo, no? Hindi na papabayaan. Lalo na ngayon, pandemic na hindi pa matapos-tapos, no? Na na-experience at naranasan natin ngayon. So, importante talaga yung i-maintain natin yung kalusugan. Kasi sa hindi natin nababalitaan, pero sa ulat sa mga hospital, minsan hindi na yan binabalita, pero hindi natin alam, everyday may namamatay about COVID, no? Sa virus. So yun lang yung dapat natin i-maintain, yung magandang kalusugan, and especially syempre yung kalinisan sa katawan, no? Yung everyday routine huwag natin kalimutan. Kasi kahit anong yaman pa natin, pag tinamaan tayo ng sakit, hindi tayo magagamot ng ating pera. Pero ganda pa rin yung ipush natin yung sarili natin. Tayo mismo yung susupo sa virus, sa sakit. Kaya start na natin sa sarili natin. Tulungan natin yung bansang Pilipinas na makabangon mula sa pandemic na nangyayari ngayon at nararanasan ng lahat ng Pilipino. So yun lang yung konting manok sa inyo, mga kabakal. So maglalakad-lakad muna tayo. So continuous tayo doon mamaya sa part 2. So gising na. Good morning at God bless sa inyo lahat. Lakad-lakad muna tayo. Tutuloy natin doon yung kwentuhan natin. Pinaganda dito yung mga ibon, maririnig mo. Yun oy! Sipag mo ah! Yan si Kuya Noy oh, yung lilinis. Hapon ako ito sila. Lahat yan? Ikaw lang mag-isa? Kaya mo yan? Tapos na ito eh, ito na lang. Konting tabas, no?
Ingat lang sa bato, mandang bato. So diretso na tayo sa ano, pag hiking natin mga kabakal. Si doon sa dulo nagwawakas na yung daan doon. So maganda siyang ano, akyatin. Kasi hindi maulan ngayon. Ingay ng mga ibon, no? Iba pag ganito yung ano eh, no? Yung paligid mo. Nakaka-refresh siya mga kabakal, no? Nakatanggal ng stress. Mga huni lang ng ibon yung maririnig mo. So tingnan natin ito nakasulat. Ayan. Arayat National Park Protected Area Landscape. The legendary Mount Arayat National Park is one of the famous tourist attraction of Region 3 with a distinctive landmark in the vast central plain of Luzon. It is approximately 95 kilometers via North Luzon expressway from Metro Manila, more or less 2 hours drive. It was said to be the dwelling place of the Kapampangan Sun God Mariang Sinukuan. Ayun, ito pala siya. Ito yung binansagan na ano, yung bundok namin, yung binansagan na Mariang Sinukuan. Mga kabakal. So ayan mga kabakal, start na tayong magano hiking, no? So dito sa part na to, dito mabato eh, no? So pataas na yung terrain. Lubak na yung ano, rough road na siya, lubak na yung daan. So kailangan maingat tayo kasi titisod ko talaga dito. No? Ayan o, lalaki yung bato. Patas na yung terrain. Rough road. Tingnan natin kung saan tayo aabot. Pero hindi naman natin sasagarin hanggang tuktok. Mga isang oras lang. Kasi itong bundok Arayat, kung i-estimate mo kung ilang oras hanggang sa tuktok, nasa ano siya, around 4.5 hours. Kung mabagal yung lakad nyo, abutin siya ng 5. Pero magandang exercise na mga kabakal, paglalakad, no? Magandang pampapawis. Kahit 30 minutes lang. Ayan mga kabakal, sumisilip na yung ano, yung view ng Mount Arayat. Yun, no? Kung tititigan mo, parang napakalapit lang, pero malayo pa yan. Nasa kung magkit dito, nakalahati namin, nasa ano ako noon, mga kabakal. Nasa first year high school, no? Napagkatuan lang ng aming ano, mga barkada. Pero hindi namin napuntahan sa tuktok talaga. Kasi nakit namin tanghali na eh. So kung itutuloy namin, abutin kami ng gabi. Wala kaming bawa na tubig, pagkain. Kaya uhaw na uhaw kami nun. Buti umabot pa kami sa baba. Sariwayang hangin talaga mga kabakal. So yun mga kabakal, nandito na tayo sa ano, wala pa tayo sa kalahati, no? Sa around 500 meters lang ano, yung nalakaran natin. So hindi na natin tutuloy kasi
tasting araw. So at least na naipakita rin, naipakita natin kahit paano. At least pinawisan tayo, no, mga kabakal, kahit na ilang oras lang. So tara, pababa naman tayo. So yun lang, hindi natin may picture yung ano sa ibaba, yung view sa ibaba, mga kabakal. Kasi makapal yung ano, mga halaman, no? Kapal yung dahon. Kasi tuwing summer, ano to eh, medyo tagtuyot. Hindi ganyan kataas yung mga ano, ngayon yung tag-ulan. Kaya nagsiusbungan yung mga ano, pananim tsaka mga halaman. Kaya hindi natin makita yung ano, yung view from Arayat Town proper, no? Masyadong makapal, madilim yung daan eh. Pero okay pa rin, please, pinawisan tayo. Shoutout nga pala sa mga new kabakal natin dyan, no? Sa mga bagong viewers natin at mga subscriber. Keep safe and God bless po sa inyong lahat. So darating pa rin yung time na mga kabakal na kuan. Aakyat tayo sa tuktok, no? Samahan niyo ako sa ano, paplanuhin natin 'yan para maipakita rin natin sa mga ibang viewers yung ano, kagandahan sa taas ng Mount Arayat, no? Mismo sa tuktok mga kabakal doon tayo pupunta. So samahan niyo ako sa ano, adventure na 'to. Paplanuhin pa natin 'yan kasi medyo busy pa tayo, dami tayong ginagawa sa bahay, no? Baga na, medyo maluwag na sa time. Pero, so dito magandang ano, mag-walk out talaga kasi pataas eh, no? Pero ingat lang sa ano, sa lubak, baka matisod. So kailangan naka-shoes ka talaga. Kasi pampatibay ng tuhod to eh, kasi pataas yung ano. Ganun man, dala mo yung ano, yung timbang mo pataas, no? So gumagalaw pa rin yung muscle natin sa paa, sa legs, sa calves, no? Otherwise part ito ng cardio. Si ano siya, walking distance. So ayan, good morning to all of you, no, sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. Good morning sa ating mga kabakal diyan, no? Excuse. So ayan mga kabakal, no. Magkita tayo sa ano, sa Mount Arayat, pero mga ilang ano lang minutes kinonsume natin, nasa ano, siguro mga 30 minutes na paglalakad. So which is good sa ating ano, katawan, na at least sa konting oras nakapag cardio tayo, no? Otherwise nakapagpapawis na tayo. So ganun man yung vlog natin is para ma-remind lang sa ano, sa karamihan, sa ating mga kabakal, na kailangan natin magpapawis araw-araw. Kahit na simpleng papawis lang, malaking bagay na, no? Hindi naman kailangan mag bodybuilding ka para maging healthy. So for me, any kind of activity na related sa fitness is pasok pa rin para lumakas yung immune system natin. Like for example, yung walking, marathon, biking, diba? Running, no? Pag-jog, pag-hiking sa bundok, mountain climbing. Hindi naman ano, pag mountain climbing naman, kahit na ilang oras lang yung i-consume mo, nasa'yo naman yun. At least yung paa mo, no? Legs, na-increase yung strength. Ganun din na nakakapag-cardio ka. Magandang gawin to mga kabakal tuwing ano, umaga. Like for example, pag-isi mo ng
6 o'clock, no? 6:30 to 7 hanggang 8. So yan, malamig pa yung ano niyan. Malamig pa yung umaga, yung araw. So mga 9:10 medyo mataas na yan. Sandbar na yung aabutin natin yan. Pag nag-hiking ka sa bundok. Actually, yung mga nag-hiking at saka nagma-mountain climbing, ano yan, gumising eh, mga 3 o'clock minsan. Minsan, pag napaga talaga, alas 2 na madaling araw, nag-prepare na. Para pag mga 6 o'clock na nasa taas na sila ng bundok. No? So, ganun man mga kabakal, no? Reminder lang to sa mga viewers natin na napakahalaga, no, ng ating kalusugan sa ating araw-araw na kabuhayan, sa araw-araw na buhay, no? Kasi number one yung kalusugan sa tao. Kasi sa trabaho, no, for everyday work, no, ginagamit natin yung ating ano, katawan. So dapat matatag yan at malakas yung immune system, like for example yung kalusugan. Kasi kung mahina yung katawan mo, paano ka nga gaganaan magtrabaho, no, para sa iyong pamilya? So ganoon man, pwede ka pa rin ano, pwede mo pa rin maisingit yung konting oras na para maging fitness yung katawan mo. Maglakad-lakad ka, push up ka dyan sa bahay, kung ano man yung maisip mo na activity na related sa fitness. Pwede kang mag-tennis, o pwede kang, di ba, jumping rope. Ikot-ikot ka sa bahay niya para pawisan ka. Yung number one doon, yung papawisan ka. May lalabas na pawis. So, malaking bagay yun para lumakas ang inyong immune system at yung ating resistensya. Para sa ganun man, hindi ka basta-basta kapitan ng virus, COVID man yan, o ano mga sakit na pwedeng makuha sa paligid mo. No? Ganun man, iba yung pag-iingat din, mga kabakal, kahit na saan tayo nagpupunta. Like for example, pag namamasyal, o magka sa mall, kung saan-saan man, edi, kailangan din natin ng iba yung, ano, yung pag-iingat. So, sabi nga, yung kayamanan ng tao, walang iba kundi yung kanyang kalusugan. So, aanhin mo nga yung maraming pera ka nga, pero may sakit ka naman. Ewan ko kung ano yung ano, useless din, di ba? So, dapat, i-ano mo din yung kalusugan mo. Tulak mo yan, i-push mo yan. Kung sa bodybuilding ka man, no, sa biking ka man, sa joggers ka man, nag-jogging ka. As soon as hindi natin napapabayaan yung ating ano, healthy. No? So, dapat medyo ano tayo sa fitness activity. So, yun lang po yung nais ipaabot ng channel na to. Yung ma-encourage yung mga viewers, di ba? Na ipakita sa mga nanonood natin na yung kalusugan is mahalaga. Tsaka alam naman natin mga kabakal na sa pandemic na nararanasan natin ngayon, no? Yung virus na kumalat, wala siyang pinipili. Mapa-bodybuilder ka man, kung kahit anong aspeto man ng buhay yung ginagalawan mo, pwede kang tamaan itong virus na to, no? Yung COVID-19 na sinasabi nila. So sa panahong ito, sa ating nararanasan, wala siyang pinipili, no, yung virus. So hindi palakihan ng katawan yung ano natin ngayon. So palakasan ng immune system, mga kabakal, no? Kailangan malakas yung immunity natin sa mga virus at mga sakit or bacteria na pwedeng kumapit sa ating katawan. Kasi malaking ano yun eh. Kahit na malaki ang katawan mo, kung mahina yung immunity mo, madali ka pa rin kapitan ng virus o anumang sakit, no? O anumang karamdaman. Pero kahit na payat ka lang, pero yung immune system mo sa everyday na ginagawa, may pinapawisan ka, tapos immune ka na doon sa trabaho mo, I mean, di ba? Malaking difference sa malaking katawan mo, tapos may na yung resistensya mo, yung immunity mo. Pero mabibilib ka nga, di ba mga kabakal, dun sa payat lang siya na
hindi man nagwo-workout, pero pagdating sa immunity, tatalunin pa niya yung nagba-bodybuilding, no? So, yun yung ano, yung nice kong ihatid at i-share ngayon sa vlog natin, yung kalusugan natin, no, tsaka yung immunity. Kailangan nating palakasin, no. Hindi porket malaki na yung katawan natin okay na. So dapat i-level up natin yung ano, yung dapat pantay, hindi lang yung pagba-bodybuilding kundi yung sa cardio, no. Yung sa cardio, pagpapawis, yung mga paglalakad, pagja-jogging. Yan yung part ng ano eh, yan yung part ng cardio eh. Mga naglalakad-lakad ka, di ba? Gumagalaw ka yung wala kang binubuhat, pero malakas yung stamina mo. Yun ang gusto kong ano, yung gusto kong iatid. So ganun mga kabakal, no? Ayan yung natalakay natin sa araw na ito, sa vlog natin. Sinishare lang natin na mahalaga yung kalusugan natin, no? Number one, yung immunity. Tapos yung ating ano, immune system. And then yung endurance, no? Lahat dapat kumpleto. Hindi ko naman sinasabing dapat gawin natin. I mean, balance. I-balance lang natin yung ano, para makaya natin labanan kahit anong ano man, mga sakit na dumating, mga karamdaman or viruses. So yun lang, no, mga kabakal. So maraming salamat sa mga supporters natin. Walang sawang nakatutok sa ating channel, and then sa ating mga subscriber, no? Maraming salamat, and God bless po sa inyong lahat. Sa lagi niyong pagsuporta sa ating channel. Keep safe po, no? Layunin lang po ng channel na ito is mag-share ng mga about fitness and tips kung paano mag-workout at palaguin at palakasin yung ating ano, pangatawan at palakasin ng kalusugan. So yun lang po, don't forget to view, subscribe, comment and share sa ating YouTube channel, no? I-search lang po yung JP Muscle sa YouTube at pag-subscribe na lang po yung ating ano, yung YouTube channel natin. Makikita nyo naman po yan eh, may logo na bungo, no? Parang no pain no gain yung nakasulat doon. So yun lang po at maraming salamat, no? So dito na tayo dumaan, no, mga kabakal, nag shortcut tayo. So lumusot tayo dito sa National Park. Ayan. So dito tayo sa 100 step dumaan. So pauwi na tayo. So mag-capture lang tayo ng mga ilang ano, ilang minutong video. So yung 100 step, no? Napakasilong dito, no? Malilim. Sarap pa ng hangin sa loob na resort. So naway marami kayong natutunan at nakuwang tips, no, mga kabakal, kanina sa mga napag-usapan natin at mga tinalakay nating about sa fitness, no, tungkol sa pagpapalakas ng ating immune system at pagpapaunlad ng katawan.